and strangers to the covenant of promise, having no hope. Ano yung hope na inaasahan natin? The second coming of Jesus Christ. Pag wala si Kristo, pag hindi pinamumuhay si Kristo, ang salvation mo ay alanganin. Amen? Without God, having no hope, and without God in the world, wala si Jesus, wala ka daw Diyos. Kaya nga yung sinasabi ng iba, na si Jesus ay hindi Diyos, pag sinabi mo yun, wala kang Diyos. Ang akala mo, Diyos Ama, hindi mo naman kinikilala si Kristo. Bakit? Si Jesus at ang Ama ay iisa. Amen? 13, but now, in Christ Jesus, you were once were part of, have been brought near by the blood of Christ. Nang tinanggap mo si Kristo, nang ikaw ay wala pa kay Kristo, nang tinanggap mo si Kristo, ikaw ay napalapit sa Diyos Ama. Kasi iisa sila eh. Amen? Si Jesus, ang Diyos ay nagkatawan tao. Si Jesus yon ang salita ng Diyos. John 1:1, and the Word was God. Si Jesus yung salita ng Diyos. Nang maglalang siya, let there be light. Si Jesus yung salita ng Diyos. At ang Espiritu naman ang kumikilos. Ang nagbubuhay, may buhay. Amen? Kaya hindi pwedeng paghiwa-hiwalay sila. Three persons in one God. Iisa lang ang Diyos. Pero pag ang Diyos na sinasamba ng tao ay walang ama, walang anak, walang espiritu, maling Diyos yun. Dahil ang totoong Diyos ay makapangyarihan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Amen? One God lang yun. Kaya sabi ni Jesus, kung nakita mo ko, nakita mo na ang Ama. Ang linaw-linaw, hindi ba? Dahil iisa sila. Yung salita ng Ama, yun si Jesus, the Word of God. Siya ang naging living Word of God nung magkatawan tao siya. Amen? Itong Bible, ito ang ibinigay ng Diyos, the written Word of God. Ang living si Jesus. Amen? Nang sinabi ng Diyos ito, Moses, yung mga nagsulat nito, Moses, isulat mo. Yung salita ng Diyos, si Jesus yun. Yun ang isinusulat niya, si Jesus. Amen? Yun ang hindi maintindihan ng ibang sekta. Amen? Hallelujah. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at binigyan tayo ng pangunawa. Kasi sabi ng Diyos, hindi ko pauunawa sa mga taong matitigas ang ulo.